Madam Peebles, balita ko, magbe-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para kasi pito yung pulis na pa-family ko. Sa totoo lang, pito. Yung iba doon na naipadala is kaibigan nila. Yung iba, ayaw talaga. Gusto nang umuwi. Kasi hindi raw nila maramdaman na pulis sila. Oo. Totoo naman. Ibaboy sila eh. Pagbungkaling ka ba naman ng lupa, pakiramdam mo, pulis ka. Ang feeling niya, construction worker siya. Minero. Minero, di ba? Tapos, parang ramdam nila na mali yung ginagawa nila. Mali naman talaga eh. O, di ba? Tapos, hindi mo nag-training ka ng combat. Tapos, sabi, panuniwala ka ba na nahuli ka na ako sa akin? Hindi siya talaga nahuli. Hindi abalos. Sa kutubata siya. Ever since alam ng administrasyon, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Hindi lang kayo makapasok kung nasaan siya kasi bawal yung lugar na yun na pasukin. So ang ginawa nyo, hinostage nyo ang KOJC, pinahirapan nyo yung mga member ng KOJC na alam nyo hindi matatanggap ni Pastor Kibuloy na ginaganon yung kanyang mga missionaries. Maski ako, kunyari ako si Kibuloy, tapos may pamilya ako, yung pamilya ko, hinostage, kinakawawa, lalabas ako for my family. Diba? Hindi ko intindi, wala akong pakialam sa sarili ko, lalo na kung may edad na rin lang naman ako at ilang araw na lang yung ititigil ko dito sa mundo. Pero grabe naman, sakto yung pinadala, di ba? Overkill na yun eh. Pero ang sabi niya ni... Yung si Tangang Diwata, hindi niya alam na sumuko na si... Hoy! Hindi! Oo, hindi niya alam. Hindi niya alam, nalaman niya lang sa Facebook. Hindi naman magtanga! Hindi alam ni Diwata. Hindi nagwende. Walang daw. Hindi nagwosap daw eh. Nagwosap daw sa kwenta. Sa lahat ng Diwata, Diwata sa impyerno itong nagwende. Ang bobo! Hindi mo naloka ako, nalaman niya sa Facebook lang na sumuko na pala. Pero kung wala na ng boss mo dati, nasabi niya, pag sumuko dapat si Bibi, pupunta sa police o si judge, hindi daw sa doon sa area na yun na sumuko. Hindi niya alam ba na sumuko si Bibi? Ay, si Pastor Kibuloy. Sa General Kibuloy. Yes. Ano, before pa lang meron ng usapan niya, nakipag-usap na yung mga matataas na tao ng KOJC na gusto sumuko ni Attorney Kibuloy. Pero, kaya ko pa sa Kibuloy. Pero ayaw niya sa, ayaw niya kay Diwata. Ayaw niya sa punta yung, sigurado. Saan napunta yung 10 million? Binigay pa rin daw. Binigay sa PNP. Meron sa PNP. Pinasan niyo sa. Okay. Binigay pa rin daw sa PNP. Bahala sila. Dapat yung bigay nila sa KOJC, ipagawa nila yung mga sinira. Bawal yun. Bawal sila kasi dati na yun. Damage claim. Para dagsang pa ng kaso si Tatay Digo. Tambak. Kay Avalos. Kasi nga, uwi siya. Alam mo kasi ang sinama yun sa buong sigurado. Nakakaloka, no? Sobra ang gulo-gulo. Papasok pa sa... Sige, kuya, kapag dito ka kayo, man. Madam Peebles, balita ko, magbe-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para hindi naman halatang cocaine nasa loob. Yung medyo may kulay. Pag-social na po, alam niyo naman, di ba kinikwento kayo, ang galing ako sa pag-drugs. O kaya yung sing-sing, tapos may lamang cocaine sa loob. Tapos, di ba, para hindi tatalik kahit lang yung speech siya, tatalik lang siya. Tapos niya lang yung mga tapos kaya doon. Nakaharap na ako ganyan. Hindi kasi dati, yung mga kasama ko sa Japan, may mga ganyan, mga nagko-cocaine din, mga class A na hostess sila. Nasa sing-sing lang, tapos kinakaskas lang nila sa kanya. Kaya yun ang iniregalo ko sa kanya, kundi, baka kay Lisa yung sing-sing, kay ano yung ano. Pero lagyan mo tawas. Tawas yung nasa loob. Eto na, inilipat na raw ang ating pastor sa Quezon City Jail. No! Nasa Quezon City Jail na siya. Ayan? So pwede na siyang galawin doon? Ang nakakaloka, si Alice Buo nasa Krami. Ang bata-bata pa. Yung matanda, lalagay nila sa Quezon City Jail. 70 plus na rin naman. Pero na yata ang arrangement kaya yun eh. Kaya Alice ko, kakanta na kahit anong request na kanta eh. Eh yun naman na eksena, hindi naman yan susuko, hindi naman yan talaga nahuli, sumuko oh, yan. Babe, sunduin pa ng jet? Meron niyang ano, meron niyang usapan na... Arrangement? Lahat naman yan, revenge nila kay Tatay Digong. Yung ginagawa nila ngayon, kung iisipin nyo, huwag tayo magpakatanga ha. Oo, lahat yan. Ginurgur dati ni Tatay Digong ang mainstream media. Ginagandihan siya kayo. Oo. Nag-apply si Bongbong Marcos sa kanya as
Secretary of Department of Agriculture ni-reject. Sinabi yan siya ni Tatay Digong na bangag. Weak. Bangag. Nagbabangag. Ilang congressman ang kinurdur din ni Tatay Digong ng mga huwaya. Ngayon, ayaw nilang mapabalik ni isa sa mga Duterte. Kaya ang binugugur nila para ma-impeach ay si BP Sara. Pero may pronouncement siya, Ivy, ngayon. Nako! Drama. Drama. Bakit? 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 Januari. Kung gusto niyang gumalaw, noon pa siya gumalaw. Pinaghintay niya pang maging ganito yung eksena. Alam niya naman na nagdodroga yung kapatid niya. Sa kanya galing yung impormasyon. Paano yun, mami, kung masakasakaling gumalaw siya? Baka madamay siya, kaya hindi siya gumalaw. Ganun ba yun? Talagang madadamay siya. At syempre, sinasabi nga natin na blood is thicker than water. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Pero kasi once, sabi, lagi ko nga sinasabi, kapag ikaw tumakbo kang politician at naupo ka, naluklok ka, ang family mo ay hindi na first priority mo. Ang first priority mo ay ang Pilipino. Yung constituents mo. Tama. Diba? Kaya ka tumakbo para paglingkuran ng taong bayan, hindi para paglingkuran yung pamilya mo at hindi para pagtakpan yung baho ng pamilya nyo. Yan ang totoong politicians at totoong gustong tumulong sa bayan. Tama. Diba? Bakit sila tumakbo? Katulad ng 740 hectares din sa Ilocos. Hawaii. Gusto na naman nilang mapunta sa kanila. Oh, ay, nag-decide sa hindi binigay. Oh, kaya sila tumakbo para makuha yung mga frozen assets nila sa ibang bansa. Eh, mamamatay na rin lang naman kayo. Bakit kailangan nyo pa ng kayamanan? Ay, paano yung mga... Yung bang tatay mo... May nagawa ba yung kayamanan nyo? Na-revive ba yung buhay niya? Hindi naman. Kung di pa dahil kay Tatay Digong, hindi pa yung mag-uha sa tipingan ng mga bayani. Ay, sabi niya yung pera, yung mga descendant niya ba? Descendant niya yung mukha niya. Alipores na sa baba. Naku, tatay. Mas marami tayong nagugutom dito. Tignan nyo ha. Tama. Ilan, sa ilang araw na pag rally ng Leo Tagaliwasang ng Tagaliwasang Bonifacio. Ilang homeless po ang napakain namin. Tumaba na nga eh. Diba? Yeah, nakita ko dyan, nililipad pa ng hangin. Mayroon nagrally dito. Sobrang kapayatan, linilipad ng hangin. Ngayon, hindi na kapataba na. Ganito na kapatakyo. Saka isa pa, makakatulong din tayo. Dahil naging malinis dito. At yung mga nagtitinda, diba? Nabibili mga paninda nila. Hindi, sa totoo lang malaki sa mga homeless. Yes, it's yung pumipila sila at hindi po namin pinagdamutan ng mga homeless dito. Hindi kami alta-alta, dear Pebbles, hi dear, yung mga ganun-ganun, walang ganun. Sabi mo ba? Sabi mo dun mga no, mga Pebbles, kaya doon ay ito na yung ano, wala na doon kasi pagkain at pampayan. Hindi po kami mauubusan ng pangkain. Dahil maraming bigas galing kay Romualdez. Tama. Maraming supply. Meron kayong 5,000 pesos at 5 kilong bugas. Akala ko si Willie ni Pilgin. Biglan ng jacket yan. Pero hindi niya pera yun. Hindi niya yung pera. Hindi mo pera yan. Eh, pinuking na ni, ano ha, ni BP Sara kung sino lang ang makahawak ng pera. Saldigo and Tambalustos. O, diba? Anong karapatan mo na hawakan yung pera ng ano, ng bayan? At pinababayaan mo naman, ano, Bongbong. Rinyo pera yan. God. Rinyo pera yan. Nabuhay nilang kayo sa pagnanakaw. Talaga. Kanina, napadaan ako sa Congress pala yun. Tapos sabi ko sa Grab Rider, ay Grab Driver. Kuya, diyan ba sinuting yung money gate? Ay, hindi Congress po yan. Ay, sorry, akala ko yun. Yung mga nakawan ng pera. Manis. Hindi sila, hindi ata sila sinikot ni... Congress pala yun. Hindi sila sa hearing eh. Mami, thank you so much. Okay. Punta kayo sa EDSA Friday group. Nandun kami sa EDSA sa Friday. Saan tayo doon naman sa tricks? Yes! Kasi may backup na. Oo, hinarangan na nila. Mga Peebles, may nagtatanong. Dati mo daw bang kaibigan si Lisa? Yes. Yes daw, yes. Silang dalawa, kita ko, ako lang sa Kasitini yung vlogger na pinasalamatan niya sa Thanksgiving niya. Ang binanggit niya na pangalan sa lahat na nag-vlog ha, RJ Nieto and Pebbles, kunanan siya.
Dati ko silang kaibigan, pero kasi sinabi ko sa kanila na once na may nakita akong kapulukan, hindi tayo pwedeng maging magkaibigan, babarahin ko pa yun. Kaya ngayon, lumalaban ako, pwede akong umarte na wala akong nakikita para mayaman din ako ngayon, di ba? Okay.